Tumindi ang galit ng taong bayan laban sa pamilya Marcos, lalo na kay Senadora Amy Marcos. Magtapos siyang masangkot sa mga usapin ng katiwalian na gumugulo sa bansa, marami ang nag-aakusa na may mga anomalya na di mo na itinakasagutan ng Senadora, partikular na sa mga proyekto at pondo ng gobyerno. Ang issue nito ay lalong nagpapalalim ng diskusyo ng publiko kasunod ng mga kontrobersyang bumabalot sa kanyang kapatid na si Pangulong Cotting Jr. Ayon sa mga kritiko, tila hindi nawawala ang anino ng katiwalian sa pamilyang Marcos. Magmula pa noong panahon ng diktaduryang Ferdinand Marcos Sr., ang panawagan para sa hustisya at transparency ay patuloy na lumalakas mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, kasama na ang mga grupong progresibo at mamamayang tumututol sa mga mga irregularidad ng gobyerno. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang mga barko sa mga ganitong isyu, kaya't nadaragdagan ang pagkadismaya ng mga Pilipino. Samantala, nananatiling tahimik si Senadora Amy hinggil sa mga akusasyon, ngunit inaasang magbibigay ng pahayag ang kanyang tanggapan sa mga susunod na araw. Patuloy na hinihiling ng mga mamamayan ang masusing investigasyon at malinaw na sagot mula sa pamahalaan. Sa kabila ng mga ito, ang galit ng taong bayan ay tila lumalim pa kasabay ng tumitinding mga protesta at panawagan para sa pagbabago sa gobyerno. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagong balita dito sa Bangon Pinas. Matikos sa kanila, hindi pa siya umuupo. Yun po yung pagtanggal nila kay Attorney Vic Rodriguez. Ako po yung unang nag-vlog nun. At nung binlog ko po yun, kilala niya po si Thinking Pinoy. Yan. Minessage niya po ako. Marami siyang sinabi sa akin at isinumbong niya ako dun kay Palaka. Dun sa Butod. Ngayon, itong si Butod ay nag-message po sa akin. Ang sabi niya, huwag ko daw pong awayin si Barney, si Thinking Pinoy. At huwag ko daw pong ituro yung bahay. Ah, bakit ko naman ito? Anong meron sa bahay? Binigay niyo ba yung bahay? Yung ba yung naging bayad at sulsul niyo dun sa tao habang ini-endorse kayo nung ano, eleksyon? Kilala ko po sila. Kilala ko sila. Kilalang kilala ko sila. Yung na-meet mo sila, kita mo na ba yung hitsura niya, ano, parang bangag talaga siya? Sa kutis, makikita mo na ang isang tao ay palainom ng alak, may bisyo, kasi kapag hindi ka natutulog, lumalabas po yan sa kutis. Kaya kita nyo, kapag mas marami tayong tulog, pagising natin sa umaga, maganda tayo, di ba? Eh, hindi nga sila natutulog. Tingnan nyo na may mga kutis, akala mo hindi mayayaman. Mas maganda pa yung kutis ko. Patayari ka ni Kubak. Hindi, sa totoo lang, pinupuri naman nila talaga yung kutis ko pag nakikita nila ako. Pero huwag tayo maglaro ng bobo-bobohan sa katanga-tangahan. Correct! Diba? Huwag mo kaming laruin. Una sa lahat, katulad ko na 23 years ng OFW, ramdam ko po yung hirap. Matagal akong nahiwalay sa pamilya ko, tiniis ko yun. Na akala ko, yung sinuportahan kong presidente ay makakatulong sa mga OFW na katulad ko. Marami kang ipinangako sa mga OFW na hindi mo tinupad. Mabudol ka, Mambubudol! Bakit ka nabudol? Magaling umarte. Wow, artista! Artista, akala mo kung sinong mababait kapag nakaharap. Pag nakatalikod, ang kausap yung mga kapwa nila mayayaman. Diba? Sino ang sinuportahan nila? Kanino nila ibinigay lahat ng business? Lahat yung NAIA,
Yan, naiya. Binigay ang private sector, binigay sa mga kumpare, sa mga kumpadre. Yun ang ginawa niya. PCSO. PCSO, saan kayo nakakita na nagkaroon ng 433 winners na isang number lang ang tinayaan? Kay Bangaglan! Paano nakapagsampa ng kaso ang manager ng PCSO na ang lawyer na hinire sa US ay sikat at mamahaling lawyer? Nako, sino yan, madam? Yung lawyer, si Mel Robles. Mel Robles, milyonaryo. Nagsampa ng kaso kay Maharlika. Uh-huh. Ang kinuha niyang lawyer ay lawyer ni Johnny Depp. Wow, yaya maling! Na ang nagastos si Johnny Depp sa kasong yun ay $5 million. Saan kukuha ng $5 million yung taga-PCSO? Sa luto. Diba? Panalo. Luto. Niluluto nila yung loto. Niluluto ang loto. Ito pala, ano? Madam Peebles, sa loto, sila araw-araw panalo. At sigurado. Sa loto, ang BBM admin ay panalo at sigurado. Tapos tayo kawawa, mga... Sobrang mga kasinungalingan. Kasi po ako, ang puso ko po ay nasa mga OFWs. Dito tayo, madam. 23 years po akong OFW. Ayokong maranasan yung naranasan ko na hindi ko nakasama yung magulang ko hanggang sa namatay sila. Hindi ako nakauwi. Hindi ko nayakap. Yung pinangako mo na magbibigay ka ng maraming trabaho sa OFWs para hindi na sila bumiyahe, hindi mo tinupad! Sinungaling! 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 Ayan, pakain kita sa aso! Hindi mo tinupad. Hindi mo alam yung pakiramdam ng mga OFW na mahiwalay sa mga anak at mga asawa at sa pamilya nila. Yung mga OFW na nagtatrabaho dahil meron silang pamilyang may sakit, tinitiis nila lahat ng lungkot na yon, pero ikaw, singhot ka lang ng singhot. Wala ang pakialam sa nararamdaman ng mga OFW. BBM Pangat! Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po tayong tumigil sa paglaban, sa kasamaan. Tuloy na po natin ang laban kahit umuulan. Dahil meron pong kasabihan na there is always a rainbow after the rain. Pero kung hahayaan natin na mamuno ang isang adik, hindi na tayo makakakita pa ng magandang kulay na rainbow, kundi puro darkness. Tama. Kaya tuloy-tuloy lang po ang paglaban natin sa kasamaan ng Administrasyong Pangag! Maraming salamat po at na-share ko sa inyo yung istorya ko bilang isang OFW at pagpalaan po tayo yung nawa ng Inong Diyos. Maraming salamat! Pibos Palakira! Sila na ngayon na ginugugur si Bibi Sara, parang sa kayo para sabihin niyo na sumuko na si Pastor Tiboloy. Hello, madam! Yung pakiusap namin sa'yo na yung kapatid mo magsalita tungkol sa hair follicle sa mga 5,500 flat projects, yung pinapakiusap namin sa'yo yan. Ang galing mo naman makiusap, pero yung pakiusap namin hindi ko pinapakinggan, madam! Huwag tayong mangga! Magkagani, saka alam nyo, wala akong pakialam kung magkapatid kayo dalawa ng presidente. Noon tumakbo kayo bilang isang politician, ibig sabihin, gusto nyo mag-serve sa mga Pilipino.
aalisin nyo dyan yung pamilya nyo. Walang pakialam ang mga kapatid dito. Ang unang-unang iintindihin dyan ay yung mga Pilipino. Kasi kaya nga kayo kayo tumakbo eh, para pagservisyohan ng taong bayan. Hindi para mag-charma kayo na mag-dalo kayo na mag-dalo kung saan-saan. Pati asawa ng presidente nakikialam. Diba? Wala kang mandato. Unang-una, wala kang dapat office eh. Kasi asawa ka lang. Hindi ka namin pinoto. Tapos nasa Malacanang kami office ka. Hello? Ganda mo. Talaga yung totoong dahilan kung bakit sumuko si Pastor Kibodoy. Alright? Anyway, mahaba yung post ni Attorney Turion, yung abogado ni Pastor Kibodoy. Basa tayong konti. Alright? Kasi ang pinapalabas po ng kapulisan na pin-reassure nila, binigyan nila ng ultimatum na 24 hours, pag hindi ka sumuko, dudurugin namin itong, replyan ko lang ang puting tilapia. Okay. Sige, share ko sa inyo. Ay! Okay. Alright. Never mind. Nag-post si Attorney Israelito Torion kung ano ang dahilan ng pagsuko ni Pastor Kibodoy. Pero alam nyo, dito sa pagpunta namin kagabi sa Liwasang Bonifacio, dyan sa prayer rally ng KOJC, may mga nabanggit dun sa amin ang mga inampalan kung bakit sumuko si Pastor Kibodoy. Aside from, naaawa na siya sa kanyang mga parishioners, di ba? So, posted by Attorney Torion, basahin natin, at pakinggan din natin yung kanyang paliwanag mayamiyang konti. This is to inform the Filipino people that Pastor Apollo C. Kibodoy decided to surrender to the PNP AFP because he does not want the lawless violence to continue to happen in the KOJC compound, and he could not bear to witness a second longer sufferings that his flock was experiencing for many days. Naawa na si Pastor Kibodoy sa mga nasa loob ng KOJC. Pastor Kibodoy was actually waiting for positive results in relation to the legal remedies or vis-a-vis the legal remedies that his lawyers opted to avail. Hence, he was out of reach for a number of days. However, heart-wrenching and mind-boggling events transpired where a warrant of arrest has been turned into a license to convert his beloved KOJC compound into a police garrison. Abi, ginawa na nilang base ng pulis doon eh. Oh, the sacred KOJC cathedral being desecrated, nagukay na nga, nagkadasira na nga, pinalipara ng helicopter para liparin yung kanilang solar panels. Tumalsik sa bubong, di ba? Oh, mababa lang yung lipad ng helicopter. Nilipad tuloy ng hangin ang solar panel ng KOJC. Tingnan nyo kung gaano katarantado yung mga pulis na pumasok doon. Ang mga pulis doon ang babantot, ilang araw na hindi nagbibisi, hindi nagpapalit ng uniforme. May mga pumasok doon, mukhang sanggan, may bata pa nga, pinagsuot ng uniforme. Anong kabalahuraan yan, Tore? Anong kabalahuraan yan, Abalos? Under sa iyong kapulisan? Anong pinagagawa ninyo? Okay? Oh. So, hindi na maatim ni Pastor Kibodoy yan. Oh. School turned into a mining pit. Nagukay na nga. His followers as recipients of brutalities, one of whom even died. May namatay na. Scores endured. Many got arbitrarily arrested. Sa pilitang inaresto. Oh, kung ano-ano pang ginawa. Yung mga sasakyan kinonfiscate. All of which caused Pastor Apollo Kibodoy's heart to bleed. No? Nasaktan na ang puso ng pastor. Nagdugo na nga raw. Hence, even if he has the right to await the result of legal remedies being resorted to by his lawyers, he decided to make the ultimate sacrifice by surrendering himself to PNP and AFP through the valiant yada 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 yada. Kuha ni Pastor Kibodoy at ni, ayun na nga po yung picture ni Pastor Kibodoy at saka ni Attorney Israelito Torion. Ano po? And then mga atit kuya, saan nagtago si Pastor Kibodoy? Ay hindi naman sa KOJC compound nagtago. Wala doon ng kanyang heartbeat, pero ang sabi ng kapulisan, doon daw. Okay. Saan nagtago ang ating ang butihing pastor ng KOJC? Siguro naman familiar na kayo sa picture nila ni ano, 'di ba, ni Attorney Torion and ni Pastor Kibodoy.
Sabi sa nakausap namin sa liwasan, mga tatkuyas, ang nagtago kay Pastor Kiboloy, tama pong sabihin ko, nabanggit na ni Ate Mayan sa comment section, hanapin nyo na lang. Kaya yung outfit niya ganyan, no? Parang may pang-Muslim siya na scarf. Itinago ng mga kapatid nating taga Mindanao sa kabundukan si Pastor Kiboloy habang nag-aantay. Wala siya sa KOJC. Okay? So nakakatuwa na may mga grupo ng mga kababayan nating Muslim na kakampi pa rin ng mabubuti. Okay? Ni PRRD at saka ni Pastor. Allegedly, mga ate at kuya, at sabi sa amin to sa liwasan, ang nagpasuko kay Pastor Kiboloy ay si Pangulong Duterte. Kaya kung napapansin nyo yung post ng kanyang apo, ni na-post ko na rin yan, open ko lang yung post ni Lance. Screenshot ko yan eh. Pinost ko sa aking Princess Maui page and Maui Spencer page. Open ko lang. Hanapin ko yung post ng apo ni Pangulong Duterte. Scroll, scroll much. Ay, saan ko pinost? Ah, pinost ko rin niya sa YouTube. binura ba ni Lance yung post niya? Pero shinare ko yan eh. Dali ha. Hinahanap ko kasi sa post ni Lance yung dami ng post ni Lance. Dito na lang sa aking pinost ko yan sa face, sa YouTube. Hold on one second. Di na nahiya sa ISAF. Pati ba naman presidente gusto pa rin ipakredit sa PNP ang pagsuko? What? Ay, ang kapal naman! Pati si Kuting nagkikredit grab sa pagsuko ni Pastor Kiboloy. Ano yun? Successful sila? Kaya ganun? Ito yung post ng apo ni Pangulong Duterte na shinare ko rin dito sa YouTube. Pinasuko na po namin si Pastor Kiboloy. Namin. So, pamilyang Duterte. And sabi sa liwasan, walang ibang pakikinggan si Pastor sa kanyang dapat gawin, kundi si Pangulong Duterte lang. Payo lang ni Pangulong Duterte ang kanyang pakikinggan. And based from the statement of Pastor PRRD's apo na si Lance, pinasuko nila si Pastor Kibol. So kinausap ni PRRD, sumuko ka na. Anyway, sabi din spokes Harry Roque, hindi ka naman pwedeng iparender sa mga kanu kaagad. Kailangan mo nang tapusin ang kaso mo sa Pilipinas bago ka isurrender ng administrasyon ni Kuting sa anemika. Hindi pa nga tapos litisin ang kaso ni Pastor Kiboloy sa Pilipinas, i-deliver sa Amerika si Pastor Kiboloy. Anong kainutilan mo to, Kuting? Anong katarantaduhan? Hawak na ba tayo ng anemika, Kuting? Tayo ba ay estado na ng anemika? Ha? Are we governed by the Americans now, Kuting? Yan kasi ang sabi ng ni Sister Eleanor sa ng KOJC eh. Sakop na tayo ng mga kano at sunod-sunuran ka na sa kano. Ikaw ang literal na Kuting na nga, tuta pa. Ibang klaseng ano to. Ibang klaseng breed. Kuting na, tuta pa. Pusang maliit, asong maliit. Si Kuting ay tuta ng kano. Ano sabi ng inquiry dito? For President Ferdinand Marcos Jr., sect leader Apollo Kiboloy did not surrender to the government but was for what? Ay, may sinasabi si Kuting. Bangag much. Bangag na naman si Kuting. Hindi daw sumuko, sabi ni Kuting, oh my God, Kuting! Discuss nga natin sa susunod nating vlog ha. Hindi daw sumuko si Pastor Kiboloy, kundi pinwersa na lumutang dahil ang PNP ay lumalapit na sa kanyang hideout. Ang PNP ay nasa loob ng KOJC, malapit sa airport. Marayo ang kabundukan sa airport. Anong lumalapit na ang pulis sa kanyang hideout? Kuting, bangag na naman si Kuting. Anyway, discuss natin yan mamaya or sa susunod kong live. Ang nangyari kay Kuting, parang bangag na naman. Hindi siya sumuko, lumalapit na sa kanyang kuta sa pinagtataguan ng mga pulis. Sabi ni Kuting, oh.
or maybe sabi ng inquirer, ano ba talaga? Ang sabi ng apo ni Pangulong Duterte, pinasuko nila si Pastor Quiboy. Well, kasama na rin dun syempre ang dahilan na para hindi na ma-desecrate ang KOJC. Wala nang mamatay pa ulit. Sumuko na lang yung pastor. And I hope mga ate at kuya, meron ding plano. Sina Pastor Quiboloy, sina Pangulong Duterte. Sana strategy nila to. Anyway, baka nawalan din ng pag-asa si Pastor Quiboloy sa hearing ng mga senador. Kakulong-kulong na nga, kakontempt-kontempt na nga si Torre, hindi naman na-contempt ni Senator Bato. Yung ibang senador doon, hindi naman nagtatanong, si Bato lang. Tapos pag nagtanong si Bato, wala siyang follow-up question, walang gisa-gisa. Kung dalawa, tatlo ang senador na gumigisa, tapos ang sagot ay at nape-pressure si Torre, baka na-contempt yun. Baka matik, maglabasa ng mga pulis, hindi naaabot sa pagsuko ni Pastor Quiboloy. Right? Illegal ang ginagawa ng mga pulis, hindi mo na-contempt, Senator Bato, porke kabaro mo. Now we're thinking kung iboboto ka namin, disappointed na nga. Karapatan natin ma-disappoint mga ate at kuya. Di ba ganyan ang processes ng Senado, ng Kongreso, lower house and upper, na kapag kasinungaling, narunumpa, I swear to tell the truth, di ba may mga ganun sila, I swear to tell the truth and nothing but the truth, tapos nagsisinungaling. Si Sir J.M. Morales nga, yung former PDEA agent, hindi naman nagsinungaling, kinontempt nila eh. Itong paulit-ulit na nagsisinungaling na pulis na ano, nasayawan ka ni Torre, naikutan ka ni Torre at wala ka nagawa ba ito? Ang lambot mo naman. Tapos bangag na bangag si Marcos Jr. ngayon sa pinagsasasabi, oh. Kayo baga ay takot kay Marcos? Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.